sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Dalawang panibagong protesta inihay ng Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa pananatili sa West Philippine Sea at pag-arang ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard. National Defense itinangging hindi nakakasundo si Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Grupo ng mga doktor ginihit sa DOH at FDA na aksyonan ang nakababahalang distribusyon ng ivermectin sa publiko. DILG Secretary Eduardo Anyo nagbigay na ng rekomendasyon kay Pangulong Duterte ng susunod na hepe ng pambansang pulisya. Temperatura ngayong tanginit, posibleng umabot ng mahigit 40 degrees Celsius. Ayon yan sa PAGASA. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Lunes, May 3, 2021. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dalawang panibagong protesta ang inihay ng Department of Foreign Affairs laban sa China. Ito ay dahil sa patuloy na pananatili ng Chinese vessel sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, gayon din ang pagharang ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa Bajo de Masenlo. At mula sa Rizal, may report si Nel Maribohok live. Nel, kailan ba ang nangyari ang incidenting ito? Loro na, ang paghahain ng protesta ng Department of Foreign Affairs ay may cognayan pa rin dito sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Ang unang protesta ay may cognayan sa pagharang, shadowing at dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessels na magsasagawa ng maritime patrol at training exercises sa paligid ng Bajo de Masinlo noong April 24 hanggang 25. Ang pangalawang protesta naman ay inihain dahil sa patuloy na pagdami ng Chinese fishing vessel at maritime militia vessels sa karagatang sagop ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, Pilipinas ang patuloy na hindi otorisadong presensya at aktibidad ng daan-daan Chinese vessels sa West Philippine Sea, partikular na sa mga lugar sa paligid ng Pag-asa Islands, Samora Reef, Panata at Cota Islands, Ayungin Shoal, Quirino Atoll at Bajo de Masinlo. Hindi rin tinanggap ng DFA ang naging pahayag ng spokesperson ng Chinese Ministry of Foreign Affairs noong April 26 na nagsasabing ang China umano ang may soberanya sa Bajo de Masinlo. Ayon sa DFA, wala itong basehan sa International Law of the Sea o UNCLOS. Iginiit ng DFA na kalayaan na ang Kalayaan Island Group at Bajo de Masinlo ay bahagi ng jurisdiction ng Pilipinas. Dagdag pa nito, ang pagsasagawa ng maritime patrol sa training exercises ng Pilipinas ay lehitimo at bahagi ng responsibilidad ng pamahalaang Pilipinas. Wala anyang law enforcement rights ng China sa mga lugar na ito. Ang patuloy na presensya rin ng Chinese vessels at Chinese Coast Guard sa territorial waters at exclusive zone ng bansa ay nakakabahala. Malinaw na tahas ang paglabag rin ito sa soberanya ng Pilipinas. Nananawagan ang pamahalaang Pilipinas sa China na iatras na ang kanilang government vessels sa paligid ng Kalayaan Island Group at sa Bajo de Masinlo at irespeto ang soberanya ng bansa. Flor. Maraming salamat, Nel Maribohok. Itinanggi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi sila nagkakasundo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng kalihim, sinabi nito na may basbas ng Pangulo ang ginagawa nilang pagtatanggol sa jurisdiksyon ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Mula sa Mandaluyong, may report si Lea Ilagan live. Lea, saan ang galing itong issue ng hindi pagkakasundo ni Pangulong Duterte at Defense Department? Marami kasi mga nagko-comment sa social media at sinasabi nga na hindi magkatugma ang sinasabi ng Pangulo at ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa issue nga ng West Philippine Sea. Hayagan kasing kinukundina
nitong si Secretary Lorenzana. Ito nga pananatili nga ng China o ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea na taliwas naman sa hindi pagbibigay ng pahayag ng Pangulo. Sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang utos ng Pangulo sa kanila ay be firm and straightforward sa pagdepensa sa pag-aari ng Pilipinas na hindi nakikipaggera. Kaya naman ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, walang katotohanan ang naglabas ng ulat na magkasulungat sila ng pananaw ng Pangulo sa issue ng West Philippine Sea. Let me clarify that my pronouncements echo the stand of our President. Sabi pa ni Lorenzana na matagal nang nagtutulungan ang Pilipinas at China sa iba't ibang bagay, ngunit hindi ani ang maaaring ang West Philippine Sea ang maging kapalit nito. We can be cordial and cooperative with other nations, but not at the expense of our sovereignty and sovereign rights. Nagpanang kalihim, bagamat mas advanced ang military capability ng China, hindi ani ito dahilan para ihinto nila ang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Thus, the conduct of maritime patrols in the West Philippine Sea and Calayan Islands by the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will continue. The government will not waver in this position. Walang alisan. Sinabi aga ni Secretary Lorenzana na walang legal basis ang ginagawang pagpapahinto ng China sa pagsasagawa ng maritime patrol sa lugar. Wala din ariyang legal na basihan ang historical claim ng Beijing. Ang Julian Felipe Reef na kasama sa pinag-aagawang isla ay nasa 175 nautical miles ng Bataraza, Palawan. Aga? Okay, maraming salamat, Leia Ilagan. Inisa-isa ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang mga dahilan kung bakit napakahirap ipatupad ng 2016 Arbitral Award na pabor sa bansa. Ayon kay Carpio, ang pangunahing hamon para maisakatuparan ito ay ang Pangulo mismo. Para sa detalye, narito ang ulat ni Dante Amendo. Muling hinamon ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na aminin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y pagkakamali nito para maibigay sa atin ang Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ayon kay Carpio, ang mabigat na hamon sa pagpapatupad nito ay ang punong ehekutibo mismo. The challenges to the enforcement of the award all come from two sources. First, from China, which is expected since China refuses to accept the award. And second, from a totally unexpected source, from President Duterte of the Philippines. Binanggit ni Carpio ang pahayag ng Pangulo noong 2016 ng isang tabi nito, ang Arbitral Award para makakuha ng mahigit 20 bilyong dolyar na loan at investment sa China. Subalit sa ngayon ay wala pang 5% ang naisasakatuparan nito. September 2016, inanunsyo rin ng Presidente na hindi magpapatrolya ang Philippine Navy sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa sa West Philippine Sea. July 2019, pumasok si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang fishing agreement sa China kung saan pinapayagan ang Chinese fishermen na mangisda sa EEZ sa West Philippine Sea. President Duterte announced in November 2018 during the ASEAN-India Summit in Singapore and again in his July 2019 State of the Nation Address and repeating it again in his July 2020 State of the Nation Address and most recently, again, last April 19, 2021, President Duterte said that, and I quote, China is in possession of the West Philippine Sea. Kaya naman, ayon kay Carpio, maipatutupad lang ang Arbitral Award kapag bumaba si Pangulong Duterte sa pwesto. Shout out loud so that President Duterte will wake up from his sleep under his kulambo and admit to the nation the truth. China is not in possession of the West Philippine Sea. Pero una nang sinabi ng palasyo na hindi isusuko ng bansa ang karapatan sa West Philippine Sea at patuloy ang maritime exercise ng bansa sa lugar dahil pag-aari ito ng Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dapat hayaan ng mga kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte na isulong ang calibrated at calculated foreign policy kaugnay ng West Philippine Sea dispute. Ito ang ipinahayag ng Malacañang kasunod ng patuloy na pagtuligsa ng mga kritiko ng Pangulo sa usapin sa pinag-aagawang teritoryo. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Iginiit ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi nakatutulong sa bansa ang mga pahayag ni na-retired Senior Justice Antonio Carpio at former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Kapwa tinutuligsa ng mga ito ang mga pulisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Hinihikayat din ng mga ito ang Pangulo na gumawa ng maigting na hakbang laban sa China dahil sa daang-daang Chinese vessels na nasa pinagtatalunang teritoryo. Ayon sa palace official, dinidiktahan ng mga ito ang punong ehekutibo na i-adopt ang hardline all or nothing policies. Dagdag pa nito, ito ang iniiwasan ng Pangulo dahil hindi ito naaayon sa international law at international reality. Dapat anyang hayaan ng mga ito ang Pangulong isulong ang calibrated at calculated foreign policy kaugnay ng West Philippine Sea dispute. Dagdag pa nito, ang international relations ay nasa poder ng Pangulo dahil siya ang may foresight, impormasyon at constitutional mandate hinggil sa mga desisyong may kinalaman sa ugnayang panlabas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. $15,000 ng Sputnik V vaccines ang nadagdag sa supply ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas. Ipamamahagi ang mga bagong dating na bakuna mula Russia sa limang lungsod sa Metro Manila. Alamin natin ang detalye kay Rosa Licoz. Dumating na sa Pilipinas noong May 1 ang unang batch ng ikalawang brand ng COVID-19 vaccine na binili ng Pilipinas, ang 15,000 doses ng Sputnik V na gawa ng Russia's Gamaleya Research Institute. Ayon kay Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, gagamitin ang mga bakunang ito sa pilot run ng vaccination gamit ang Russian vaccine bilang paghahanda sa pagdating ng 485,000 doses pa ngayong buwan din. Batay sa Department of Health, limang lungsod sa Metro Manila ang makakatanggap ng 3,000 doses ng Sputnik V. Partikular na rito ang Makati, Taguig, Muntinlupa, Manila at Paranaque. Napili ang mga lungsod na ito dahil sa pagkakaroon nila ng akmang cold storage facility para sa bakuna na negative 18 degrees Celsius. Nakapag-secure na ang Pilipinas ng 10 million doses ng Russian vaccine na inaasahang maide-deliver sa bansa sa loob ng 4 na buwan. Samantala, sa kasalukuyan, nasa 4.04 million doses na ng COVID-19 vaccines ang dumating sa bansa. Kabilang dito ang 3.5 million doses ng China's Sinovac Biotech at 525,600 doses ng AstraZeneca vaccine mula sa COVAX facility. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy pa rin ang gagawing pagbabakuna sa Pilipinas gamit ang COVID-19 vaccine ng Russia na Sputnik V. Ayon sa Department of Health, hindi ipatitigil ng pamahalaan ang paggamit sa Russian vaccine kahit na nireject ito ng Brazil. Para sa detalye, narito ang ulat ni Aiko Miguel. Kwinestyon ng health regulators sa Brazil ang safety ng COVID-19 vaccine ng Gamaleya Research Institute ng Russia na Sputnik V. Kaya naman hindi na ito ipagagamit sa kanilang bansa. Samantala, dito naman sa Pilipinas, nanindigan ng Department of Health na tuloy ang pagbabakuna gamit ang Sputnik V sa bansa. Sabado ng hapon, dumating sa Pilipinas ang inisyal na 15,000 doses ng Sputnik V mula Russia, March 19, nang maaprubahan ang emergency use authorization nito. Lumalabas sa interim data ng Sputnik V na 91.6% ang efficacy nito at maaring ibigay sa mga nasa edad 18 gulang pataas. So, ibig sabihin na pag-aralan na po yung dossier ng Sputnik V at nakita naman na katanggap-tanggap at ligtas ito para sa ating mga kababayan. Ayon pa sa DOH, ang desisyon ng Brazil ay batay sa kanilang pag-aaral at initial na conclusions pa lang tungkol sa Russian vaccine.
kung sakali pong may ibang mga makikita, no, around the globe about this, the manufacturers of Sputnik V has that responsibility to the Philippine government to submit to us this kind of findings. Sa ngayon po, wala pa naman po tayo natatanggap na ganito. Ang Sputnik V ay may storage requirements na negative 18 degrees Celsius kumpara sa mga ginagamit na sa bansa na CoronaVac at AstraZeneca COVID-19 vaccines na maaaring imbak sa normal fridge temperature na nasa 2 to 8 degrees Celsius lamang. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng Department of Health sa mga nakatanggap ng ivermectin na iparating sa kagawaran at sa Food and Drug Administration kung mayroong adverse events na mararanasan matapos uminom ng antiparasitic drug. Alamin natin ang detalye mula kay Aiko Miguel. Nakabantay ngayon ang Department of Health sa magiging epekto ng antiparasitic drug sa mga nabigyan nito sa Community Pantry sa Quezon City noong nakaraang linggo. Ayon sa DOH, hanggang ngayon hindi pa rin inirerekomenda ang ivermectin kontra COVID-19. Kailangan anyang malaman ng DOH at ng Food and Drug Administration sakaling may adverse events na maranasan ang mga umiinom na nito. And the Secretary also encouraged all of those who received the ivermectin capsules, kung maaari, mag-report lang po sa DOH para po malaman namin kung sakaling meron po silang ibang mararamdaman and if they need anything. Handa po ang DOH tumulong. Una na rin nilinaw ng FDA na ang mga doktor na namahagi ng ivermectin ang may responsibilidad sa mga nabigyan nito sakaling sila ay makaranas ng hindi magandang epekto ng gamot. Basta naman merong doktor, tapos yung doktor titigit sa pasyente and prescribe medicine and explain to the patient, then wala namang problem yun. Kasi lahat naman ng doktor meron karapatang mag-reseta sa pasyente. At ang pasyente naman ay may karapatang magpatingin sa doktor na nanaisin nila. So as long as assured naman yung safety ng mga pasyente, then I don't see any problem. Paliwanag pa ni DG Domingo, ang isang doktor ay hindi kailangan kumuha ng Compassionate Special Permit o CSP sa FDA para makapagreseta ng ivermectin bilang gamot sa COVID-19. Ngunit dapat ay sa compounding pharmacies lang ito bibilhin. Ang isang compounding pharmacy ang maaaring bumuo ng isang gamot batay sa resetang ibinigay ng isang doktor. Ang CSP naman na ibinibigay ng FDA sa mga ospital ay upang makapag-import sila nito at gagamitin sa mga pasyente ng ospital na may COVID. Una na rin ipinahayag ng DOH na iimbestigahan ng Professional Regulation Commission ang mga namamahagi ng gamot gaya ng ivermectin gamit ang mga hindi official prescription ng mga doktor. Going to be a decision between the patient and the doctor. Kung ang pasyente ay gusto talagang sumubok ng ganyang gamot, bagamat nagbibigay na tayo ng abiso, kung ang doktor din po ay gusto niya pong magbigay ng ganyang gamot, the accountability is theirs. Kailangan lang po talagang bantayan and DOH is also monitoring. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala na ng 37 degrees Celsius na ang pinakamainit na temperatura ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ngayong summer. At ayon sa ahensya, posible pa itong tumaas sa mga susunod na araw. Mula sa Quezon City, may live report si JP Nunez. JP, gaano kataas ang pinakamainit na temperatura? Pwede bang maranasan ngayon yung tag-init? Aga, ayon nga sa PAGASA, posible ang umabot hanggang sa mahigit 40 degrees Celsius o mas mainit sa normal na temperatura ng tao hanggang ngayong buwan ng Mayo. Kaya naman mararanasan natin ang maalinsangang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dulot yan ng mainit na hangin nang gagaling sa Silanganan o yung tinatawag nating easterly wind na nakakaapekto sa gitnang bahagi ng Luzon. Sa kasaysayan ng tala ng PAGASA, ang pinakamainit na temperatura na nai-record sa bansa ay umabot ng 42.2 degrees Celsius na dalawang beses na i-record sa Tuguegarao City. 41.2 degrees Celsius naman ang pinakamainit na naitala noong nakaraang taon
sa Isabela at 37.4 degrees ngayong taon sa Clark, Pampanga na posible pang tumaas ngayong buwan ng Mayo. Samantala, nilinaw naman ang PAGASA na normal lang ang nararanasang temperatura ngayong tag-init at ang tangi lang dapat gawin ng publiko ang mga paraan upang maiwasan ang masamang epekto nito. Pangunahin na dyan ang heat stroke, kaya naman nagpapaalala ang ahensya na dapat laging uminom ng maraming tubig upang hindi ma-dehydrate. At kasama din ang pag-iwas sa pag-inom ng kape o soft drinks na may caffeine content at posibleng maging dahilan ng pagtaas ng dugo o high blood pressure. Dapat din na kung lalabas ay ugaliing magdala ng payong at sunglasses o iba pang pananggalang sa init upang maprotektahan. Samantala, nasa 35 degrees Celsius naman ang tinitignan ng PAGASA na init ng temperatura na mararanasan ngayong araw sa Kalakhang, Maynila. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Nanawagan ang grupo ng mga doktor sa Department of Health at Food and Drug Administration na aksyonan ang nakababahalang distribusyon ng ivermectin sa publiko. Posible umanong malagay sa peligro ang buhay ng mga gagamit ng naturang gamot na walang tamang gawain mula sa mga health expert. At mula sa Quezon City, may report si Janice Inhente live. Janice, ano bang klaseng aksyon ang gusto ng mga doktor na ito? Yes, Lord, nais ng grupo ng mga doktor na ipatigil itong mga napaulat hyperacetic drug ivermectin dahil wala pang sapat na datos na ligtas at epektibo itong gamitin bilang gamot laban sa COVID-19. Ayon sa Philippine College of Physicians, ang naturang gamot na hindi pa rehistrado ay nararapat lamang gamitin sa mga ospital na nabigyan ng compassionate special permit ng Food and Drug Administration. The Philippine College of Physicians would like to call on the Department of Health, the Food and Drug Administration, and other concerned agencies to urgently act on the matter of mass distribution of ivermectin recently. PCP strongly opposes the dispensing of unregistered drugs like ivermectin for indications that have not yet been scientifically established. Dagdag pa ng mga health experts na uunawaan nila ang pagnanais ng ilang concerned citizens na makatulong sa paghahanap ng lunas sa sakit na COVID-19. Subalit nangangailangan pa rin ito ng gabay mula sa mga health experts at tamang pagre-reseta ng mga doktor. Ayon pa sa PCP, posibleng makaranas sa mga side effects gaya ng pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, pamamaga sa parte ng mukha o paa, seizures, confusion, biglang pagbaba ng blood pressure at maaaring magkaroon ng liver injury gaya ng hepatitis ang mga gagamit ng ivermectin na walang tamang gabay ng doktor. Dagdag pa ng PCP, base sa kasalukuyang scientific studies, wala pang datos na makapagsasabing makakatulong ang gamot para mapababa ang death cases sa mga adults na may mild symptoms ng COVID-19. Samantala, ayon kay Undersecretary Eric Domingo ng Food and Drug Administration, imbestigahan na nila ang nasabing mass distribution sa publiko ng gamot na ivermectin. Yung pong Regulatory Enforcement Unit ng FDA is investigating these complaints. And of course, meron naman po tayong due process na pagdadaanan at aaksyonan po natin, no, batay sa ating mga magiging findings. Patuloy din ang paalala ng FDA sa publiko na dapat ay hintayin muna ang resulta ng clinical trials sa naturang gamot bago ito gamitin bilang treatment para sa COVID-19. Yan ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Janice, itong mga nangyayaring panawagan na ito kontra dito sa ivermectin, samantalang hindi ba't nauna nang inaprubahan ito ng FDA? Ngayon, nagkaroon ng mga posisyon at may mga pagpapatunay pa dito na talagang maraming gumagamit, pati mga senador natin, mga congressmen.
Sinasabi nila na gumagamit sila itong ivermectin. At sa katunayan, itong nga FDA o ang DOH, pinayagan nila ang limang ospital para magbigay nitong ivermectin na ito doon sa mga nangangailangan. Parang lumalabas, nagkakaroon ng kalituhan. Yes, Flor, ang sabi ng FDA at ng mga grupo ng mga doktor na ang pinayagan lamang ay yung mga limang ospital na nasabi nga na pwede na makakapagbigay ng gabay dito sa mga bibigyan itong ivermectin na gamot at hindi ito pwedeng ipamahagi na lamang ng basta-basta sa publiko dahil posible nga itong makapagbigay o ikasasama sa katawan ng mga tao na hindi nagagabayan sa tamang dosage nga nitong pag-take nitong gamot ivermectin, Flor. Kaya kailangan pa rin ng publiko ng gabay sa mga medical experts para dito sa gamot na ito, Flor, para hindi malagay sa peligro ang kanilang kabuhay, Flor. Doon naman sinasabi naman nila na mas na pamimigay, yung maramihan pamimigay, mga ilang araw na nakalilipas, hindi ba't may mga doktor na nagbibigay ng reseta na doon sa ivermectin? Sa ngayon, Flor, patuloy pang iniimbestigahan ito, Flor, no? Pero sa bahagi naman ng Philippine College of Physicians, sa hanay ng mga doktor na ito, ay maaari nilang suspindihin yung mga doktor na hindi under sa mga ospital na binigyan ng permit o compassionate special permit ng FDA, ay maaari nga masuspindi ang mga doktor na ito na nag-re-release nitong reseta ng ivermectin, Flor. Maraming salamat, Janice Inahente. Kapagtutol ng ilang grupo nanindigan si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na legal ang ginawa nilang pamimigay ng ivermectin sa Quezon City. Tingin ng kongresista may mga negosyong nasa likod ng anyay panggigipit sa gamot. Mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Arlene, bakit nasabi ng mambabatas na may negosyo sa likod ng pagharang sa ivermectin? Aga, tingin nga ni Representative Defensor ay ang mga negosyo na gumagawa ng gamot kontra COVID-19 ang isa sa mga dahilan kung bakit tila iniipit ang pagpayag sa ivermectin para gamitin kontra COVID-19. Sa panayam sa programang Politiscope ngayong umaga, sinabi ng kongresista na kaya tila hinaharang ang ivermectin dahil maapektuhan umano nito ang mga negosyong gumagawa ng COVID-19 treatments gaya ng remdesivir at tocilizumab. Posible rin anyang natatakot ang mga vaccine manufacturer na hindi na magpabakuna ang mga tao kapag napayagan na ang ivermectin. Alam mo, yung mga gamot kunyari ng remdesivir, pag pumasok ka ng ospital, ikakarga ka agad sa inyo yan eh. Maraming nagre-reklamo eh. Is it business? Yes. May negosyo bang involved? Yes. May mga interest bang involved? Yes. Ngayon, ito bang negosyo at politika may connection? Yan ang isang misteryo na kailangan natin masagot lahat. Sa kabila ng mga pagtutol ng ilang grupo aga, nanindigan nga ang kongresista na legal ang ginawa nilang ivermectin pantry sa Old Balara, Quezon City, kung saan mahigit 30 residente ang binigyan ng naturang gamot. Itinanggi rin ito na may balak siyang tumakbo sa pagkaalkalde at sariling pera umano niya ang ginamit para rito. Itutuloy anya ang pamimigay ng ivermectin sa Quezon City at plano rin ni Defensor na maipatupad ito sa buong bansa. Handa rin anya si Defensor na managot at bigyang tulong ang mga makararanas ng adverse side effects sa mga nabigyan ng ivermectin. Muli rin kinalampag ng kongresista ang Department of Health at Food and Drug Administration sa tila pang iipit nito. Aga umaasa rin ng kongresista na gumalaw na ang ibang local officials para simulan ang pamimigay ng ivermectin sa kani-kanilang lugar. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik tayo aga. Arlene, may mga ipinupuntos ano, dun sa mga doktor na kasama ng mga kongresista dahil ayon sa ilang pahayag, hindi proper yung pag-i-issue ng reseta. Dahil based nga doon sa kopya na nakuha na ng litrato, walang proper name, walang clinic and address, yung particular na reseta na ini-issue dito sa pamimigay ng ivermectin.
Ano ang pahayag dito, Harleen, ng mga doktor na kasama ng mga kongresista? Aga ang depensa dyan ni Representative Defensor ay kaya naman doon lang nilagay dahil ayon daw sa isa sa mga kanyang kinonsulta na mga kaibigan na doktor, eh hindi naman daw required kung medical mission na prescription pad ang mismong gagamitin. At isa pa sa kanyang ipinaliwanag aga ay dahil kilala naman daw yung mga doktor, yung apat na doktor na nagbigay nung seta, at doon lang din mismo kukunin yung gamot, hindi naman daw gagamitin sa ibang drugstore dahil hindi naman po pwede ang pagbilita at pag-reproduce ngayon ng ivermectin. So yun doon sa apat na doktor aga, yun nga ang sabi din sa atin ng DOH ay patuloy na iniimbestigahan, pero naninindigan nga si Representative Defensor na legal at walang mali sa kanilang ginawa aga. Harleen, yung number ano na nakasulat doon sa baba ng reseta, is it the license number ng doktor na nag-issue ng particular na reseta na yon? Tama ba, Harleen? Aga doon sa mga ilang nakuha ng ating news team nga na mismong kopya ng mga reseta, may mga ilan doon sa doktor na talagang naglagay naman ang kanilang license number, pati yung pirma. Pero meron din kasi aga na talagang walang pirma, walang pangalan ng doktor at wala ring license number. Kaya aga nung nakausap din natin yung Philippine, yung mga grupo ng pharmacist, ay sinabi nila na mali nga ito dahil merong tamang pagsulat ng reseta at invalid yung mga binigay na reseta dahil hindi kumpleto ang impormasyon. Aga? Okay, mayroon na bang next schedule kung saang particular na lugar sa Quezon City or panig ng bansa yung next schedule ng mga kongresista natin sa pamimigay nitong ivermectin, Harleen? Aga, hindi nagbanggit ng specificong lugar at date si Representative Defensor sa mga susunod na bibigyan. Pero ang sabi niya, didire-diretsuhin ang pamimigay sa Quezon City at uunahin nila yung mga senior citizen at may mga comorbidities, pati na yung mga ibang frontliners at essential workers. Aga. Okay, maraming salamat, Harleen Delgado. Bukod sa Professional Regulatory Commission, nagsasagawa na rin ng parallel investigation ng Food and Drug Administration sa isyu ng hindi tamang paggamit ng prescription sa pamamahagi ng ivermectin kumakailan. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, ano ang nagtulak dito sa FDA para magsagawa ng sariling investigasyon? Yes, Lord, nagsimula na nga rin imbestigahan ng Food and Drug Administration ang isinagawang pamamahagi ng ivermectin sa community pantry noong nakaraang linggo dahil ito nga ay kaugnay naman doon sa pamamahagi nga ng gamot ng mga doktor gamit ang hindi official na prescription pad o mga reseta. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Sari Vergere, inatasan ni Health Secretary Francisco Duque III ang FDA na isagawa nga itong parallel investigation. Nagsumite rin sila ng sulat sa Professional Regulation Commission o PRC noong Friday itong DOH upang silipin nga rin itong invalid prescription na ibinigay sa mga nakatanggap ng ivermectin. Maging ang pagsusuri sa kanilang practice of profession itong mga doktor ay inaalam na rin ng PRC. Naninindigan floor ang DOH na tututukan nila ang investigasyong ito at mananagot ang mga mapapatunayang may paglabag sa batas. Yan muna ang latest live. Balik sa floor. So, Aiko, ang particular na imbestigahan ng FDA ay yung maling prescription, hindi yung mismong ivermectin. Well, kasama sa investigasyon, yung pamimigay nila ng ivermectin na hindi binili doon sa compounding pharmacies kasi kailangan maintindihan ng publiko floor, yung distribution ng ivermectin, kailangan may kasamang doktor doon at yung ibinigay na ivermectin ay dapat binili sa mga compounding pharmacies. Kapag hindi doon sa compounding pharmacy binili yung mga ipinamahaging ivermectin, ay merong violation na nakikita doon ng FDA. Dahil ang paggamit lang ng antiparasitic drug na ivermectin ay maaari lang gamitin ng mga ospital naman na nakakuha o inaprubahan ng compassionate special permit ng FDA. Ang isa pa, Flor, yung ng investigasyon na isinasagawa ng FDA ngayon ay yung pamamahagi nga ng ivermectin naman na
hindi gamit yung official na prescription pad o reseta nga na ipinamigay nga nitong mga doktor. So marami ring mga factor ang tinitingnan nga rin ngayon yung ng TRC at ng FDA kaugnay nga dito sa parallel investigation na ito, Flor. Hindi ba't kalakaran na ito, Aiko, na kapag yung prescription ay mali o medyo questionable at ito ikaw ay bibili mismo, pinresenta mo ito doon sa pharmacy, eh pagka may problema doon eh talaga namang hindi naman pinagbibilhan yung ano eh, yung may hawak ng maling prescription. So ang ibig mong sabihin eh, yung prescription kahit na wala yung pangalan ng doktor o kahit na yung wala yung license number nila nung ipinresenta nila at bibili sila eh, pinagbilhan pa rin sila? Ganun ba ang ibig sabihin noon? Lord, ang prescription na tinutukoy dito ay hindi yung ipinresenta sa pharmacy, kundi yung prescription na ipinimigay doon sa mga residente sa Quezon City na nakatanggap ng ivermectin. Yun yung tinitingnan ng FDA ngayon, Flor, na inatasan kumbaga inutos nga ng DOH na silipin nga ng FDA. Yun yung prescription doon na tinutukoy. Ngayon, yung prescription naman na ipinisinta sa mga pharmacy, yun yung gamit naman ng mga doktor, kaya sila nakabili sa mga compounding pharmacy para sa ivermectin na ipinamahagi naman sa mga residente. Para lang malinaw sa ating mga kababayan, Flor, ang iniimbestigahan ng FDA ngayon, yung prescription na ipinamigay sa mga presidente sa Quezon City na hindi official dahil wala yung license ng doktor at hindi nga official na prescription pad ang gamit nga nitong mga doktor na kasama ng mga kongresistang nagpamigay ng ivermectin sa community pantry dito sa Quezon City noong nakaraang linggo, Flor. Okay, pero sa tingin ko ay parang medyo malabo pa rin ano. So maraming salamat, Aiko Miguel. Nagbigay na ng rekomendasyon si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ito ay kaugnay ng nakatakdang pagre-retiro ni PNP Chief Police General de Bolsinas sa Sabado, May 8. Ang detalye mula kay Lea Ilagan. Kinumpirma ni DILG Secretary Eduardo Anyo na nakapagrekomenda na siya sa Pangulo ng isang pangalan para pumalit kay PNP Chief Police General de Bolsinas bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ngunit ayon sa kalihim, maaari namang mamili ang Pangulo sa mga opisyal ng PNP mula sa mga may ranggong Police Brigadier General o One Star General pataas. Nauna na rin sinabi ni General Sinas na sino man ang piliin ng Pangulo ay tiyak na susuportahan ang buong hanay ng pambansang pulisya. Lahat naman na mga PNP rito, generals are capable enough to lead the PNP. And kami, we'll just wait for the kung sino pong pipiliin ng presidente at siya po ang susuportahan ng buong PNP. Sinabi pa ni Chief PNP na nagpapaalam na siya sa kanyang mga tauhan at handa na siya sa turnover ceremony anumang araw bago ang kanyang retirement sa May 8. Sa panahon ng panunungkulan ni General Sina sa PNP, tumutok ito sa paglaban sa illegal na droga, terorismo at internal cleansing. Dalawa lamang sa mga opisyal ng PNP ang matunog ang pangalan na posibleng pumalit kay General Sina sa pwesto. Una ay si PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Si Eliazar ay mula sa PMA Hinirang Class of 1987 at nakatakdang magretiro sa November 13, 2021. At ang pangalawa naman ay si NCRPO Director, Police Major General Vicente Danao Jr. Si Danao ay mula sa PMA Sambisig Class of 1991 at nakatakdang magretiro sa August 10, 2023. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Government units ang nanawagan sa mga mambabatas na huwag tanggalan ang pondo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Naghahanda naman ng sagot si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sa mga pagkwestiyon ng ilang senador sa NTF-LCA. Para sa detalye, narito ang ulat ni Nel Maribuho.
Nagpahayag ng suporta ang ilang local government units sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, malaking tulong ang Barangay Development Program ng NTF-ELCAC sa kanila lugar para masolusyonan ang kahirapan sa mga malalayong mga barangay. Ito rin ang sentimento ni General MacArthur Eastern Samar Mayor Flora T na umaapela sa mga senador na huwag tanggalan ng pondo ang task force. Ilan sa mga mambabatas ay nanawagan na bawasan o i-realign ng budget ng NTF-ELCAC para masuportahan ang financial assistance ng pamahalaan sa mga Pilipino na apektuhan ng pandemya. Nagain rin ng resolusyon si Senator Joel Villanueva na layong busisiin ang budget ng task force. Nag-ugat ang issue ng pagbusisi sa budget ng task force matapos ang red tagging issue nito sa ilang organizer ng community pantry. Naghahanda naman si National Security Advisor Hermogenes Espero ng sagot sa mga mambabatas ukol sa isyung ito. Ang objective namin yan ay kung paano mabigyan ng karampatang tugon yung sentiments ng Senado at sasabihin din namin yung aming tugon dahil parang nadadamay yung pondo ng National Task Force ELCAC daw. Actually, yung sinasabi nilang pondo ng NTF-ELCAC ay wala naman yon. Ang pondong pinag-uusapan dito ay yung Barangay Development Program na 20 million per barangay. Pagbibigay diin ni Secretary Esperon, malaking tulong ang pondo ng NTF-ELCAC lalo na sa mga barangay, lalo na sa pagpapatupad ng task force ng mga livelihood program, electrification program at farm-to-market road projects. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suspindido pa rin ang voter registration sa mga lugar na sakop ng NCR Plus hanggang sa May 14. Sa abiso ng Commission on Elections o COMELEC, sarado pa rin ang voter registration pati na ang pag-i-issue ng voter's certificate sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna. Gayun din sa mga lugar na nakapailalim sa enhanced community quarantine at iba pang mga lugar na naka-modified ECQ. Samantala, mananatili na mga suspindido ang voter registration at issuance ng voter certification sa Santiago City, sa Isabela, Quirino at Abra hanggang sa May 31. Limitado pa rin ang nakakapagparehistro sa online para sa national identification. Ito'y matapos magkabirya ang website sa paglulunsad ng online registration noong Biyernes. Para sa detalye, may live report si Asher Kadapang Jr. Asher, naayos na ba o nakita na ang dahilan ng naging problema doon sa launching ng online registration ng national ID? Sa ngayon, ang sabi ng National Economic Development Authority ay masyado mataas ang bilang ng mga nagparehistro sa unang araw ng online registration para sa unang bahagi ng pagkuha ng national ID. Ayon sa NEDA, may kakayahan ng online registration system para sa national ID ng hanggang 16,000 na users o yung mga nagpaparehistro ng sabay-sabay. Kaya niya itong maitaas sa 35,000 users kada minuto. Pero sa isang panayam, sinabi ni NEDA Secretary Carl Kendrick Chua na umabot sa 46,000 ang mga sumubok na magparehistro sa pilot launching nito. Punso nito ay nagkaroon ng technical problem sa sistema kung saan 2,000 lang ang matagumpay na nakapag-rehistro noong Biyernes. Ayon kay Chua, sa kasalukuyan ay inaayos pa rin ang naturang problema at pinatataas na rin ang kapasidad sa dami ng mga online registrant na maaaring makapag-rehistro ng sabay-sabay. Sa kabila nito ay nagpasalamat ang NEDA sa partisipasyon ng sambayanan sa online registration para sa national ID. Sa ngayon ay bukas pa rin ang online registration system, ngunit iilan lang ang matagumpay na nakakapagparehistro. Lord? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Pansamantalang ginawang illegal ng federal government ng Australia ang pag-uwi ng mga citizens nito mula sa India.
Ang detalye sa ulat ni Marvie Delphin. Bunsod ng kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 pandemic sa India, nagdesisyon ang federal government ng Australia na magiging illegal o gawing criminal offense ang pag-uwi mula sa naturang bansa. Ito ang naging desisyon matapos ang National Cabinet Meeting dahil sa pagpustit pa uwi sa Australia ng dalawang cricket players mula India sakay ng flight galing Qatar. Ayon sa anunsyo noong Sabado ni Health Minister Greg Hunt, magiging epektibo mula Lunes hanggang 15 ng Mayo ang travel ban at ayon ito sa Biosecurity Act bilang tugon sa health emergency. 5 taong pagkakakulong o katumbas ng $66,000 na multa ang kahaharapin ng sinumang traveler na nanggaling sa India sa nakaraang 14 na araw bago ang arrival sa bansa. Dagdag pa ni Health Minister Hunt, base sa risk assessment ang naturang desisyon at ito ay upang maproteksyonan ang kasalukuyang quarantine system ng bansa. Samantala, nagpapadala naman ang federal government ng Australia ng mga oxygen supplies, ventilators at safety equipment sa India kung saan tinatayang humigit na sa 19 million ang kaso ng COVID-19. Marvie Delphin, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa kasalukuyang 7 days na quarantine sa mga nabakunahang travelers at 10 days naman sa mga galing sa bansang walang COVID-19 strain, muling ibinalik. So 14 days ang quarantine period para sa lahat ng papasok sa bansang Thailand. Kung bakit, narito ang report ni Cherise Longboen. Muling ibinalik ang 14-day quarantine period sa overseas arrival sa Thailand kahit na may Certificate of Entry o COE ang mga ito upang mapigilan ang pagtaas ng COVID-19 cases na nagdulot ng mataas na demand sa intensive care unit beds at ventilators sa general at field hospitals ng bansa. Ngunit para sa lahat ng nabigyan ng COE hanggang sa katapusan ng Abril at sa mga pumasok at papasok sa bansa mula May 1 hanggang May 5, aplikable pa ang quarantine period na ipinatupad noong Abril. Partikular na ang 7-day quarantine na nakalaan sa mga nabakunahan na, 10 days sa mga nanggaling sa bansang walang report ng mutated strains at 14 days naman sa mga galing sa bansang mayroon ng COVID-19 mutations. Bukod dito, gumagawa na rin ng iba pang hakbang ang gobyerno ng Thailand gaya ng ongoing planning nito sa mass vaccination program na magsisimula sa buwan ng Hunyo. Nitong Sabado, nagbukas na sa publiko ang vaccine registration sa bansa na may target na 66 na milyong tao o 70% ng adult population ang mabakunahan. Cherise Longboen, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakilala na ng Philippine Military Academy o PMA ang top 10 na bumubuo ng PMA Masaligan Class of 2021. Nanguna sa mga ito ang 25 anyos na mula sa bayan ng San Enrique, Negros Occidental. At mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Go ahead, Grace. Yes, Floor, 6 na lalaki at 4 na babae ang bumubuo sa top 10 ng Philippine Military Academy Masaligan Class of 2021. Nanguna sa mga ito ang 25-year-old chemical engineering undergraduate mula sa University of the Philippines, Visayas, na si Cadet First Class Janry Artus. Tubong San Enrique, Negros Occidental ay mapupunta sa Philippine Navy. Ang Masaligan Class of 2021 ay binubuo ng 138 males at 26 na females. Bukod sa top 10, 6 na kadete naman ang nabigyan ng special awards. Athletic Saver Award, Aguinaldo Saver Award, Sports and Physical Development Plaque Award, Military Justice Award at Journalism Award. Sa May 10, isasagawa Floor ang graduation day ng Masaligan Class 2021. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Floor. Maraming salamat, Grace Doctolero.
Patuloy po ang sari-saring gawang-gawa ng members Church of God International o MCGI sa Angeles City, Pampanga, kabilang siya naging benepisyaryo ng Potable Water Project ng MCGI, ang isang Muslim community sa isang barangay. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Leslie Widep. Aabot sa 9,000 residente o 3,000 pamilya ang nakatira sa Howville, Barangay Pandan, Angeles City, Pampanga. Halos 14 na taon na nilang nararanasan ang kahirapan sa paghanap ng malinis na tubig dahil walang linya ng tubig sa lugar at wala ring linya ng kuryente. Si Aling Amana Abdullah na isang Muslim na matagal ng residente sa lugar, madalas ay umaabot sa 1,500 ang ginagastos buwan-buwan bukod pa ang gastos sa mineral water. Sa totoo lang mahirap. Kahit naman dumadaing kami talaga sa mga pulong, kung wala naman talagang handang tumulong sa amin, syempre nakakahiya din. Taong 1991, nang tumira si Tatay Jesus dito at mula noon ay hirap na sila sa paghanap ng malinis na tubig. Kapag nakahanap naman, ay kilo-kilometro ang nilalakad at kapag mahaba pa ang pila ay inaabot ng hapon hanggang gabi. Mahirap din po, marami din pong nagigib. Tapos, matatapos po kami gabi na. Sobrang hirap ang nararanasan sa pag-iigib ni Darren Alejo sa loob ng 5 taon dahil sa malalayong lugar na iniigiban niya, makakuha lang ng libreng tubig na magagamit sa araw-araw ng kanyang pamilya. Paminsan po, wala na pong pambayad kaya hindi po kami nakakaigib. 12 taon nang nakatira si Nanay Elena dito at umaabot sa 2,000 piso ang binabayaran niyang tubig kada buwan. Bukod pa ang binabayarang pambili ng mineral water, kasama pa ang hirap sa pag-iigib sa malalayong lugar na minsan ay umaabot pa hanggang 1 kilometro. Sa akin po, kasi marami akong anak, 10, hindi lang po siguro 10 drum. Kung sa running water po, is always 2,000. Kaya naman dahil sa nararanasang ito ng ating mga kababayan, ay humingi sila ng tulong sa Members Church of God International at wala pang 3 araw ay naipatayo na kaagad ang 2nd potable water para sa kanila. At araw ng Webes ay ipinagkaloob na sa mga taga Howville ang posong ipinagawa ng MCGI. Wala namang mapagsidla ng tuwa ang mga taga rito. Hindi nasahan. Sa tagal ko dito, ngayon na ako naka-encounter na yung ganito talaga na ano, project na nakita ng buong mata ko. Sa mga kapitbahay ko dito, kahit nahihiya naman din siguro sila magsabi, pero nakikita nyo naman, nakikita nyo nakapaligid sila lahat dito. Kasi yun nga, first time namin makakita na may handa talaga palang tumulong sa mga kagaya namin dito na hindi namin inasaan. Nung mabasa ko yan na MCGI, wow. So yun, thank you ng marami kasi hindi namin inasaan yung ganitong tulong. Nagpapasalamat kami po. Salamat sa God po, Diyos. Meron lang po kami dito eh. Wala po kami pambayad ng tubig. Salamat po kami, Pep. Pinigang kami ng poso na pambomba ng tubig. Thank you po. Hindi na po kami nahirapan ng bayad ng tubig. Salamat sa Diyos. Galactua, sana itulong po ng pamunuan. Malaking blessing po sa amin na nakarating kayo rito. Natulungan po ninyo yung mga nasasakupan namin dito. Actually, ito pa lang pong religion na ito ang pumasok, nagtsaga, tumulong dito sa mga kababayan namin. Ang mga naninirahan po rito, Kristiyano, Muslim, parang panaginip lang po ito na may tutulong sa amin. Ito na, nangyari na po. Bukod sa pagkakaloob ng libreng potable water sa Howville, ay may feeding program pa para sa mga bata at matatanda. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Music.
At yan po ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.